Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila, Tong Eats. Ah, ito, sa ating screen, kani-kanina lang ay nagkaroon po ng live press conference itong Tape Incorporated sa pangunguna ng kanilang legal counsel na si Attorney Maggie Garduque. Ah, ito po yung totoong abogado, mga kababayan, kasi si Attorney Paolo Contit, ano po yun, nag-abogado lang. bagamat ganun magsalita, hindi po yung totoong abogado, kumbaga, generic. Magaling lang siya kasi ano siya, spokesperson siya yung sa kanilang programa. Kaya ito, mga kababayan, itong totoong abogado ng tape, yan, ay sumagot sa mga tanong tungkol dito sa Itbulaga trademark. At base dun sa sa nangyaring press conference, halos yun pa rin halos yun pa rin ang pinag-usapan nila Konti lang talaga yung bago. Pero halos alam na natin lahat kasi paulit-ulit lang naman yung yung issue Kaya siguro ang nanonood konti lang. Pero mo ang nanonood 175. So hindi sila interesado. hindi interesado yung taong bayan kasi biruin mo 175 ang nanonood. Yung mga kababayan yung nag-live itong TBJ sa kanilang press conference, ako po, libo-libo ang nanood talagang inabangan nila yung press conference nung nakansila itong trademark ng Itbulaga. Nung inalis sa Tape Incorporated yung trademark ng Itbulaga. So, libo-libo nanood nun. Pero dito, 175. so, konting-konti lang talaga ang interesado. Pero anyway, pag-usapan na rin natin. Kasi ang narinig ko lang dyan, etong ang Tape Incorporated ay hindi po titigil hanggat hindi nila nakukuha itong Itbulaga. Ibig sabihin, sila po ay mag-aapila. Dapat palitan na nila yung pangalan nila. dapat hindi na Itbulaga, dapat Tape Apila. Wala na yun ang gagawin nila kasi itong decision, mga kababayan, na inilabas noong December 5. Ito po ay decision daw ng adjudication officer. Yung pagkakansila ng trademark na Itbulaga ng Tape Incorporated. So ang gagawin nila, sila ay aapila sa Director of Legal Affairs. O kapag hindi naging magandang desisyon ng Director of Legal Affairs, didiretso sila, aapila na naman sila, mga kababayan, sa Director General ng IPO. At kapag hindi naging paborable ang kanilang o ang desisyon ng Director General ng IPO, didiretso sila at aapila na naman, mga kababayan, sa Court of Appeals. At kapag natalo na naman itong Tape Incorporated sa Court of Appeals, aapila na naman sila sa Supreme Court. Kaya hanggang sa dulo ang kanilang apila. Lahat po, mga kababayan, napakaraming mga demanda. Napakaraming mga nakasampang kaso tungkol dito sa Itbulaga trademark, pati na rin dun sa copyright infringement, dun sa registration, ang dami. So lahat ng yan, mga kababayan, appealable. So ang gagawin na itong Tape Incorporated, mag-aapila hanggang umabot dun sa Supreme Court. So wala na. Baka umabot ng 50 years na itong TBJ, hindi pa tapos itong labanan dito. Wala mag-aapila sila na mag-aapila Lahat ng desisyon ng IPO, iaapila. O di ibig sabihin, wala, ahaba ng ahaba ang usapan. Pero ito, mga kababayan, ito lang yung narinig ko. Na mismo sila, itong si Attorney Maggie Garduque at itong Tape Incorporated, alam nila na ang talagang gumawa, ang nag-imbento, ang nag-device, ang bumuo ng pangalang Itbulaga ay itong si Joey De Leon. Wala nang question dun Hindi nila kini-question kung sino talaga Alam nila si Joey De Leon. Tanggap nila yon. Kaya lang, ang sinasabi nila, na hindi porke ikaw ang gumawa, ikaw ang nagmamay-ari ng trademark. Kasi sabi ni Attorney Garduque, di ni Attorney Paolo Contis,
Fake yun. Fake na abogado yun eh. Masabi ni Attorney Gar Duque, ang trademark daw ng Itbulaga ay pag-aari ng sino man na unang gumamit ng Itbulaga sa isang negosyo. So sabi nila, bagamat si Joey De Leon ay talagang nakaisip, nakaibento, eh noong mga panahon na yun, wala naman daw business itong si Joey De Leon. Hindi naman niya ginamit sa business. So ang ibig sabihin ng tape, bagamat si Joey De Leon talaga ang nakaisip na alam ko tanggap naman nila eh. Hindi pa rin siya ang nagmamayari ng trademark kasi ang unang gumamit ng trademark ng Itbulaga sa negosyo o sa business ay itong Tape Incorporated. Ayun yung pinaglalaban nila. Kaya kine-question nila itong desisyon ng IPO. Dapat daw hindi raw yun ang pinagbasihan ng IPO para cancelin yung kanilang trademark. Kasi mali daw itong IPO. Kaya ang ginawa ng Tape Incorporated, umapila sila. Ang inapila nila, dapat tingnan ng IPO yung desisyon nila dun sa cancellation ng trademark. Yun yung basehan ng kanilang apila. Kasi kung yun ang desisyon ng IPO, eh wala na silang laban. Kasi unang-una, hindi nga nila kaya paliwanag eh kung saan ang galing yung Itbulaga, eh paano nabuo yung Itbulaga eh. Kaya ang ginawa nilang apila, kine-question nila yung desisyon ng IPO. Kaya sabi ko sa inyo eh, tad-tad na apila itong kasong ito. Ang daming dadaanan eh. Director of Legal Affairs, Director General, Court of Appeals, Supreme Court. Ang dami. Kaya sabi ko sa inyo, nako, aabutin tayo ng siyam-siyam nito. Baka 50 anyos na itong TBJ sa showbiz, hindi pa tapos itong labanan. Masyadong masalimuot itong usaping ito. Pero ito lang naman eh, no? Para sa akin, itong sinabi ni Attorney Gar Duque na para bang inaamin na niya na si Joey De Leon ang nagmamay-ari ng Itbulaga at siya ang nag-imbento, okay na sa akin yun. Legally, dito sa pinag-usapan nila, kumbaga wala na akong pakialam dito eh. Basta napatunayan na ang talagang nagmamay-ari ng Itbulaga ay itong si Joey De Leon. Matalo man sa kaso, itong TBJ, alam pa rin ng tao ng buong mundo na si Joey De Leon ang nag-imbento ng Itbulaga. At alam ng tao na ang Itbulaga ay TBJ at ang TBJ ay Itbulaga. Kasi mga kababayan, sobrang haba na nito eh. Sobrang haba itong usapin na ito. At tungkol naman dun sa paggamit ng Itbulaga, ay ito pang kampo ng Tape Incorporated ngayon ang humihingi ng respeto. Iba kapal na mukha. Dapat sila daw ang respetuhin ng TBJ. O dahil nga daw yung trademark na kinansila ay hindi pa raw talaga kansilado talaga kasi on appeal sila. O kapag ibig sabihin daw, kapag on appeal, ina-appealan nila, ibig sabihin, yung trademark na kinansila ay hindi pa daw talaga totally canceled. Kaya sabi ko sa inyo, nakausaping abogado na ito. Hindi na pwede yung abogadohan lang katulad ni Paolo Contit. Ngayon, respeto. O yan, sila na ngayon ang nangihingi ng respeto. Binabaliktad nila. Etong mundo, mga kababayan, ha, binabaliktad nila. At isa pa, narinig ko rin dito na pinagpipilitan nila na yung naisip daw ni Joey De Leon na Itbulaga ay pag-aari nila kasi nga during that time, etong si Joey De Leon ay empleyado ng tape. Lahat daw ng creation ng empleyado ay pag-aari nung nagpapasweldo. Ayun yung pinaglalaban ng Tape Incorporated. So sabi ko sa inyo, ito ay napakahabang labanan. Ito ay napaka masalimuot. At talagang mukhang aabot ito ng siyam-siyam. Kaya ito mga kababayan, isa pa, etong abogado ng Tape Incorporated tamang hinala. O tamang hinala. Kasi sabi ni Attorney Gar Duque, ito raw mga naging pahayag ng abogado ng TBJ Productions na si Attorney Enrique Buco de la Cruz
sa kanyang panayam sa isang show na may headline na TBJ awatin na tape incorporated sa paggamit ng Itbulaga. Kaugnay sa inihain nilang injunction sa Marikina Regional Trial Court Branch 273. Ito ay para mapatigil ang Tape Incorporated sa paggamit ng titulong Itbulaga sa kanilang programa. Sabi kasi na Tony Buko, yes, iniintay namin na lumabas yon. Most likely, baka mga January. Oh, kung ang korte ay magbaba ng injunction, malaya na magagamit ng TBJ ang titulong Itbulaga sa kanilang programa. Ayan yung statement ni Tony Buko. Kaya etong si Attorney Maggie Abraham Garduki naman ay nabahala sa ganitong klaseng pahayag. Sabi niya, pero may mas concerned, or should I say bothered ako, o bothered daw siya. Sa last statement niya, na alam niya na January mag-release ng desisyon ng RTC Marikina sa copyright case at maglalabas din daw ito ng injunction laban sa Tape Incorporated. Sinabi niya na ito ang hinihintay niya para magamit na nila ang Itbulaga sa January. Sabi ni Attorney Garduque, he is putting RTC Marikina in a compromising situation na parang alam na niya ang desisyon ng court. O matatanda na ayon sa rules and procedures ng hudikatura ang ipagbabawal sa pagkukomento ng mga abogado sa merits ng kaso habang dinidinig ang pinag-aaralan pa ng isang huwes ang kaso. Tila gumagawa ulit sila ng mga pahayag upang bigyang pressure ang huwes na umahawak ng nasabing kaso. Kaya sabi ni Attorney Garduque, tama ba naman na sabihin nito ni Attorney Enrico Buko de la Cruz? Hindi ba dapat i-contempt ito ng RTC Marikina? O yan yung sabi ng abogado ng tape. Pero mga kababayan, kung narinig ninyo si Attorney Buko, sabi niya, pwede. Sabi niya, baka. So, ibig sabihin, hindi sigurado si Attorney Buko na maglalabas nga itong RTC Marikina. Hindi niya naman yung sinabi na kumpirmado na sa January maglalabas ng desisyon eh. Kumbaga, ano lang to, tamang hinala lang itong kampo ng Tape Incorporated. Wala naman sinabi si Attorney Buko na talagang sigurado silang maglalabas. Baka lang, sabi. So, baka nasosobrahan din sa koki itong mga to eh. Nagaya ni ni Boy Nosuste, ni Attorney Paulo. So parang kaya ang sinasabi nila, baka nagkakaanuhan na, nagkakadayaan na, medyo may kampi-kampihan, nagkakalagayan. So yung tuloy iniisip na itong kampo ng tape. Kaya naman na, wala eh. Itong grupong ito talagang natatakot sa sarili nilang multo eh. Diba? So bilang pagtatapos mga kababayan, babasahin lang natin itong ilan sa mga comments dito po sa naging press conference ng Tape Incorporated sa pangunguna ng kanilang abogado. Masabi ng ating kababayan, respeto na lang po sa TBJ. Ibahin nyo na lang po name ng tahanang pinakamasaya. Very thankful po kami na marami kayong natutulungan tuwing tanghali at napapasaya nyo kami. Respect to each other na lang po. God bless. Ibahin nyo na lang daw kasi yung mga pangalan ninyo. Ibahin nyo na lang yung name. Kasi nga, kahit paligali makakuha nyo yan sa korte, alam pa rin ng tao kung sino talaga ang original na Itbulaga. Sabihin na natin na makakuha ninyo yung pangalang Itbulaga sa tingin ninyo. Sa tingin ninyo, yayaman kayo. Sa tingin ninyo, mas maraming manonood sa inyo. Hindi, yun lang, tanong lang. Makakuha nyo man legally, mapatunayan doon sa korte. Sabihin natin, umabot na kayo sa Supreme Court o kung saan-saang court pa yan. Sabihin natin, halimbawa, nakuha ninyo itong Itbulaga. Sa tingin ninyo, malaking tulong sa inyo yan? Malaking tulong siguro kasi naloloko ninyo yung mga advertisers kung sakali. Pero alam ng tao, hindi nyo maloloko ang tao. Dahil ang tao mismo alam na ang Itbulaga ay TBJ at ang TBJ ay Itbulaga. Respetuhin nyo yung batas, may desisyon na, Diyos ko naman. Mukha mo, respetuhin ninyo ang desisyon ng batas. Ayan, mukha mo na. So yun mga kababayan, yung nangyari kanina, dyan po sa press conference ng Tape Incorporated. Kinakailangan na kasi nilang mag-press conference.
kasi 2-0 na mga kababayan eh, naka 2-0 na eh. Kaya kinakailangan nila magsalita. Kasi nanlalambot na eh, nawawala na ng gana yung kanilang followers eh. Kaya kailangan nilang palakasin ang loob na itong mga sumusuporta sa kanila at ipakita na palaban sila. Pero wala naman, parang yun din, paulit-ulit lang yung usapan. At itong Itbulaga, eh dapat palitan na nila yung kanilang pangalan. Pinakamagandang pangalan dyan, alam niyo, Tape Apila. Tape Apila, ang tahanang ipinapasara, uwian na. Wala eh, aapila ng aapila eh, hanggang umabot doon sa Korte Suprema, hanggang sa ICC. So alam mo lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. It's sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.